You know, Boss Lilo, ikaw ang star dito ngayon. Sige, hanapin lang natin yung Vincent's. Let's go. Dito tayo, Boss Lil. Pasilio 3. Dito, pasok lang ba? Daming shoes. Tingnan ko lang kung saan, nakalimutan ko na kung saan siya. Now, turn right. Nandito kami sa Cartimar ngayon, guys. Ito yung isa sa branch ni Vincent's dito sa Cartimar, Pasay City. Kung saan ko binili yung airsoft ko. Dahil pag bumili ka ng airsoft dito, lifetime warranty yung service nila. Nasira kasi yung trigger assembly ng M4 na gas blowback ko na binili ko last December. And also yung Lipoly battery ko, nasira din. Ito naman binili ko siya last December, pero hindi na siya na-switch. Wala na yun sir, kasi 1 week warranty lang. For the battery, 1 week lang pala yung warranty. After ng purchase date. So suggest ko sa inyo, i-charge nyo na siya kaagad at gamitin para masubukan na todo. Then kapag meron pala kayong claim dun sa warranty, nagka-problema yung guns nyo, mainam na dali nyo yung box, yung unit, and dapat may magazine para natetesting daw nila. Advantage na lang sa akin, malapit ang bahay namin dito sa Cartimar, Pasay. So ibabalik ko na lang yung resibo at yung magazine mamaya. Window shopping muna tayo. Ang dami nilang bago dito mga airsoft guns. Especially doon sa mga rifle pistols. Hindi pala sponsor ni Vincent's to. Nagkataon na tinetesting ko yung gimbal natin kaya nag-video-video kami. Ganyan yung Glock ko. Glock 35 na WE and also AW na Glock 17 yung sa anak ko naman. Ang sabi nila, yung AW daw, yun yung upgraded version ng WE. Upgraded na yung kanyang mga seals, kaya medyo malakas pumutok at mataas ang FPS ng mga AW na brand. Tingin-tingin lang muna kayo dyan, baka may type kayo. So far, yung mga handguns namin okay pa rin naman hanggang ngayon. Nagagamit pa rin. Basta, huwag lang kakalimutan na palaging merong gas dun sa loob ng magazine para hindi mag-worn out yung kanyang mga seals. Kasi yung gas, meron na rin siyang halong silicone sa loob or silicone oil para ma-maintain yung mga seals at hindi lumutong. And then once a week, pinuputok namin yon para for maintenance purpose na din para maingatan at tumagal pa yung mga guns natin. Guys, take note pala yung mga Lancer Tactical na rifles nila rito. Walang kasamang battery yan. Although busog sa specs yan at medyo mataas na yung mga FPS nila dahil upgraded na yung iba. Dun sa further right, andun yung mga bago nilang mga rifles. Nag-range yun ng mga 420, 430, up to 450 FPS yan yung mga nandun sa right. Yung mga batteries naman nila, ang range ng price is nasa 1,400 pesos. And then, meron ding mga tag to 2,000 pesos. Depende dun sa C na nakalagay sa battery specs. Aside sa mga batteries, meron din silang mga ibang accessories dito. Like yung scopes, magazine pulls, target shooting, mask na pang airsoft. Meron silang mga red dots, suppressor, extra magazines ng M4, Glock, yung mga high kappa magazine din, meron na rin sila. Yung mga adapters ng batteries, and also yung mga upgrade parts na kinakailangan natin para dun sa ating mga beng-beng.
nagtanong ako kay kuya kung ano yung pinakamagandang battery para dun sa bot stock ng aking Lancer Tactical. Yung isa namin ganito, ang tibay eh. Ito sa mga M4 to. Yan kasi sa AK-47 nilalagay yan. Magkano yung ganyan? Ito 1495. Mas mura pa yan eh. So wala na to, tapo na to. Pero tinry niya ba sa bar, hindi na pumuputok? Oh, tinry ko kasi sa, hindi na eh. May voltage meter tayo. Meron din ako ganyan, tinry ko, ayaw mag-reading. Ay, wala. Kasi mag-reading dapat. Oo, no? Sira. Wala na. Tinry niya sa baril, wala na, hindi na pumuputok. Wala na eh, ayaw na. Lobo na rin ba siya? Lobo na rin ba siya? Kasi ang ano dito sir, kailangan pwede mo siyang iputok mo lang siguro kahit sabihin natin na isang beses, isang linggo, dalawang beses pag hindi mo ginagamit. Ay, wala, hindi ko. Tapos pag ano sir, pag i-voltage, bibigyan ko na lang kayo ng idea pag minsan na ano. Pag i-voltage, pag i-tatabi niyo yung unit, kunwari ilang buwan kayo hindi maglalaro, di ba? Kailangan ng voltahe niya 11.4, 5 or 6. Yung iba na yung battery. Yung voltahe. Bali, pag ilalaro mo siya, kailangan 12 volts. Oh. Ganyan. Pag itatabi mo siya, yan, pwede yan. 11.3, 4, 5, 6, 7, pwede yan itabi. Okay. Kahit ilang buwan niyo hindi gamitin yan. Pero kailangan iputok niyo talaga siya. Okay, okay. Kahit isang beses ang linggo lang kung hindi kayo makakaano. Tapos bawal siya ma-drain, bawal siya ma-overcharge. Ang charging niya, 45 minutes lang. Kasi may voltage meter ka naman eh, may kita mo naman pag ilang voltahe na siya, kung ilang, kung 12 volts na ba. Nakakuha ako maximum nung... lang naman niya to, 45 minutes na maximum. Nakakuha.